everyone, it's me, Meals. Welcome back to another vlog. And for today's video, we're gonna be talking about how we got our 10 years multiple US visa. Ayan, pag-usapan natin kung paano kami na-approve or ano ang mga question and answer portion with the US immigration or US officer or consul. So, para sa mga first-timer, para sa mga gustong mag-apply ng US visa, makakakuha kayo ng ideas. Kahit konti lang, ma-share ko ito sa inyo. Okay, without further ado, let's start! Okay, so, meron tayong mga notes dito sa cellphone ko. Siyempre, sinisave ko dito. Kasi guys, matagal na kasi kaming na-approve, pero ngayon ko lang siya naisipan na i-share sa inyo kasi medyo busy ako nung mga nakaraang months, charot. O nga, kasi alam nyo, medyo tinatamad ako mag-vlog, tinatamad ako mag-edit. Alam nyo ba, this past few days, few months, lagi lang kaming naglalaro dito sa ano sa bahay ng Tong Eats. Kaya parang ang bilis lang ng isang araw kapag naglalaro kayo ng Tong Eats, guys. So, ayun, medyo tinabad ako mag-edit, tinabad ako mag-vlog. Yung last vlog natin is yung gumawa kami ng Dalgona Coffee. And then, hindi naman kasi ganun ano, kadali mag-edit ng video. Ang hirap din. Nahihirapan ako. At saka, kapag ano, guys, kapag gusto mong presentable naman yung video mo para sa mga viewers. Kaya talagang i-edit mo yan. Kaya minsan, nahihirapan ako. Madami pa akong mga video. Yung travel vlog namin, hindi ko pa na-post. Kasi nga, ayan, tinamad na naman si ako. So, yeah. Let's start. Matagal na kaming nagplano, guys, na kumuha ng visa. Kasi yung brother ko, lagi kami sinasabihan na mag-apply na kami, ganito, ganyan. Para, ano, pag pupunta sila ng US, makakasama din kami, ganun. So, syempre, alam naman natin lahat na isa sa mga dream country natin is yung US, diba? So, last year, gusto na sana namin, last year pa kami mag-apply. Kaso guys, nagdadalawang isip kami ng asawa ko. Kasi nga, natatakot kami or... Yes, natatakot kami baka kasi ma-denied kami. Hindi namin masasagutan ng ayos yung ano question ng consul. Ayun, so kaya medyo na-delayed yung ano yung application namin kasi nagdadalawang isip talaga kami na mag-apply. Kasi nga sabi nila mahirap daw kasi yung ibang officer napakaslang, hindi mo maintindihan, ganito ganyan. Tapos alam niyo ba weakness pa naman namin yung ano yung English speaking. Kasi hindi kami fluent mag-English. So, trinay pa din namin na mag-apply. So, alam nyo ba guys kung bakit nagkaroon kami ng guts na mag-apply ng US visa? Kasi, lagi akong nai-encourage na while nagbabasa ako ng mga experiences ng mga na-approve. By the way, nag-try akong mag-join sa US Tourist Visa na group. Ayan. Kung gusto nyo guys, you can join US Tourist Visa na group. And then, yung mga nag-a-apply dyan, either approved man or denied sila. Pinupost nila doon yung mga experiences nila, ganito, ganyan. So, of course, makakuha ka ng mga ideas. Kasi meron ding nagpupost ng mga question and answer portion nila with the consul. So, ayan. Kaya nai-encourage talaga ako na mag-apply ng US visa. So, yun, medyo matagal-tagal din yung plano namin na mag-apply kasi last year pa kasi yun eh, pero nakapag-apply kami ng first month of this year, January. But before that, na-chat ko si Miss Jam, isa sa mga admin sa US Tourist Visa na nag-o-offer ng packages for US Visa. Like, yung kinuha kong package is yung consultation. Siya na din yung mag-fill up ng DS-160 form. And then, siya na din yung mag-set ng date for interview. And then, my mock interview. Ayun. So, alam nyo ba guys, laking tulong yun para sa amin ha.
napakalaking ano yon, napakalaking tulong sa pag-a-apply ng US tourist visa namin, guys. Kasi hindi ko lang alam kung, pero for sure kung siguro kami lang yon, siguro hindi yata kami ma-approve ganun. Kaya thanks to Miss Jam, kasi nandyan siya nung nag-a-apply kami, and then hindi kami nahihirapan talaga, as in hindi kami nahihirapan. Relax lang yung pag-a-apply namin, guys, promise. Before kasi ng final interview namin, meron kami mock-interview ni Miss Jam, mga possible question and answer. Tuturuan kayo kung paano kayo sasagot, ganito ganyan, mga possible question itatanong ni Miss Jam, and then tuturuan ka din ni Miss Jam kung paano ka sasagot. Kailangan mo din yung ano, guys, kailangan din kasi yun. Para sa akin, alam niyo ba, nagdadalawang isip yung asawa ko na kumuha kami ng package, pero ako talaga yung ano, yung nag-insist na kumuha kami ng package. So ayun, guys, I recommend Miss Jam, and then I recommend US Tourist Visa na group. You can join them so that makakakuha kayo ng mga ideas kung paano kayo mag-apply doon. Okay, so yun, guys, nag-set na ng appointment date si Miss Jam. Nakakakuha siya ng schedule for January 31 this year, 2020. And then, before the final interview, meron kaming, di ba, meron kaming mock-interview. Dalawang beses kami nag-mock-interview ni Miss Jam. Second week before the final interview, nag-mock-interview kami. And then, first week before the final interview, another mock-interview ulit. So, yung final interview namin, guys, is Friday. So, before Friday, Thursday ng gabi, pumunta na kami ng Manila from Cebu. Nagstay kami sa condo, malapit lang sa Naiya. And then, yung schedule namin, guys, yung schedule ng interview namin is 10 a.m. So, Friday morning, 7 a.m., pumunta na kami ng US Embassy. Kasi, guys, dapat before 10 a.m. nandun na kayo. So, dapat, guys, hindi kayo malate. Dapat kasi nandun na kayo before sa 1 hour before ng time nyo, dapat nandun na kayo. So, pumunta kami ng 7 a.m. Nakarating kami doon ng mga 8 yata. Kasi, guys, di ba rush hour yung mga ganong oras. So, medyo talagang maaga kami. And then, ako, yung dinala ko is only envelope, tapos yung DS-160 form, and then appointment confirmation, at saka actually yan lang talaga ang pinapadala, yung application confirmation, yung passport, yung 2x2 picture, and then yung DS-160 form. Yun lang talaga yung pinapadala, pero of course baka sakaling naghanap yung console ng ITR, COE, company ID, and then bank certificate, at saka bank statement. So, nagdala pa rin kami. Pero yun lang yung dinala ko. Tapos, yung dinala ng husband ko is yung bag niya, at saka wallet na may pera. Yun lang. Yung cellphone naming dalawa, iniwan lang namin sa condo. Kasi di ba bawal nga magdala ng kahit ano. Pero pwede ka naman magdala ng cellphone. Kung gusto mo magdala ng cellphone, guys, meron ka namang ano, pwedeng iwanan sa mga gamit mo sa labas. Magbabayad ka lang. And then, yung sinuot namin that time is simple lang, yung asawa ko naka ano lang siya, naka polo shirt, and then ako naka dress lang, at saka naka coat ako ng itim, kasi guys, baka mas lalo akong kakabahan, kaya nag coat lang ako ng black coat. So ayun, 15 minutes before the interview, pumasok na kami, kasi diba 10 a.m. yung ano namin, yung schedule, pero 15 minutes before the final interview is pumasok na kami. And then yung una kinuha yung passport, tapos may nilagay sila sa likod, parang ito yung nilagay nila, barcode, ayan, parang yung sa appointment confirmation. And then sa next is kinuha nila yung appointment confirmation, and then ayun, pinapasok na kami dun sa loob. Tapos before 10 a.m. Nakaupo pa kami doon sa ano, sa labas ng mismong office ng immigration. So doon kami nakaupo pa kami doon. And then pagka 10 a.m. pinapasok na kami sa officer doon mismo sa office nila. And then
Una, of course, yung scanning, kung meron kayong mga bag na dala, merong scanner doon. And then, sa step one is, kinuha yung passport, tapos tinatanong kami kung anong gagawin namin sa US. Pero ang nagtanong is, ano lang siya guys, Pinoy. Ah, Pinay, kasi babae siya. Babae siya na officer. Tapos, kaya kami hindi kinabahan kasi relax lang. Kasi sa step one pa lang, relax na kami kasi napakabait nung officer na nag-assist sa amin doon. And then, next is, yung fingerprinting na. Fingerprint. Ganyan. And then, yung nag-assist sa amin doon is yung American siya na babae. Pero, mabait siya. Nag-smile siya ganun. Smile lang. So, nakaka-relax lang pag ganung mood yung una mong mga makikita, di ba? So, after the fingerprinting is yung step 3 na, guys. Yun, final interview na. So, syempre, naglinya kami kasi madaming tao. That time, sa time namin, marami kami. So, na-assign kami sa window 21. Doon kami na-assign. Korean guy siya, guys. Korean siya. American-Korean. Korean-American. Hindi ko na alam. Basta, para siyang, ano guys, Korean. So, doon kami naka-assign sa kanya. And then, nung tinawag na kami na, di ba, maglinya, tatlong tao dyan, nakalinya, doon malapit sa window, yung interview, tapos, next, and then kami na ang next. So, tatlo lang kayo na, ano, nakatayo sa, ano, sa window na yan. So, sa window 21 kami, yung una sa amin, yung pinakauna na in-interview is, ano siya guys, engineer, civil engineer siya. Daming tinanong ng consul sa kanya. Tapos, okay, sinagutan naman niya ng maayos. So, ayun, approve. So, yung next, medyo kinabahan ako kasi parang yung question ng consul, ano guys, parang hindi masyadong ano, naiintindihan nung babae, ano siya, government employee siya pero retired na. Tapos, kinabahan ako para sa kanya kasi tinanong siya pero minsan hindi niya naiintindihan. Iba yung pagkakasagot niya guys. Gabi, sobrang tagal nila. Tagal niyang ano, nakatayo doon. Yung question is pabalik-balik ganun kasi nga hindi niya naiintindihan yung ibang tanong ng ano, ng taga-consul. Pero alam niyo ba guys, approve pa din siya. Kaya medyo natuwa kami kasi sabi namin, sana kita din, ma-approve din tayo. So, ayun. After nung ano guys, after nung sinundan namin na babae, so di ba kami na, so pumunta na kami sa window, and then, binigay na namin yung passport namin, so sabi namin, here's our passport sir. So, at hindi pa pala, sabi pala namin, nag-greet pa pala kami, good morning sir, how are you? Ganon. And then, sabi niya, passport please. So, ayun, binigay na namin yung passport, sabi namin, here's our passport sir. So, after na binigay namin yung passport, tumitingin siya sa kanyang PC. And then, nag-scroll up and down siya dun sa parang yung form namin, tinitingnan niya. And then, naghahanap siya ng, ano, ng question. So, yung pinakaunang question niya is, how are you related? So, yun, sabi ko, I'm his wife. And sabi naman ng husband ko, my wife, sabi niya. Kasi guys, pag tinatanong tayo, dapat direct to the point. Gusto ng mga taga-consul na pag tinatanong tayo at saka nag-a-answer tayo, nagsasagot tayo, dapat yung sagot natin is direct to the point. So, after nagsabi ni Romel na my wife, sabi niya, oh, you're married. Tapos sabi namin, yes, sir. And then, yung next question niya is, where in the US? Ayan. Ako yung sumagot. Sabi ko, we are going to California. Ayan. And then, yung follow-up question niya is, what will you do and what places you want to go? So, kasi guys, yung nakasagot dito, yung husband ko. Sabi ng husband ko is, we will spend her 30th birthday and we will see some tourist spots like Disneyland, Hollywood Studio, and Walk of Fame. Kasi yun naman talaga yung ano namin guys. Yun naman talaga yung plano. Na doon ako mag-birthday for my 30th birthday. And then, if makakapasa kami. So, but, syempre, nakapasa kami. Pero, hindi ko lang alam kung matutuloy pa kami this July. Kasi, dahil sa coronavirus, di ba? So, siguro next year na lang. Kapag wala na. Kapag okay na yung ano natin, panahon. And then, sabi nung consul, who will pay your trip? Yung sagot namin is, ourselves. Ganun lang kami sumagot, guys. Kasi, direct to the point niya, di ba? And then, nagtanong yung consul, do you have relatives in the US? Ayan. So,
wala naman kaming relatives, kaya yung sagot namin is none. So, yung next question ng console is, so you are, tumingin siya sa akin, tapos minention niya yung designation ko sa work. And then, sabi ko, yes, I am blah blah blah, and at the same time, and blah 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 of our company for 4 years. Yun. And then, yung follow-up question niya is, family business? Tapos sabi ko, yes. Tapos sabi niya, a hospital? Sabi ko, no, it's a wellness center. And then, yung follow-up question niya is, how much is your income? Tapos, yun, sinagot ko yung digit ko, ilan yung income ko. And then, tumingin siya sa husband ko. Sabi niya, how about you? So, yung sinagot ng husband ko, sabi niya, I am and blah 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 of our company for 2 years. Ayan. And then, yung follow-up question naman ng taga-console is, how much is your salary? Then, sinagot ng husband ko, direct to the point, yung sinagot niya is, yung ano lang talaga, yung digit. And then, alam niyo ba guys, itong tanong na to, tinanong na niya kanina. So, sa isip ko, bakit kaya niya inulit yung tanong na ito? Yung tanong na inulit niya is, do you have relatives in the US? So, yun. Yun talaga yung tinanong niya again. So, sabi namin, none. Kasi, di ba, wala naman talaga kaming, ano, wala naman talaga kaming relatives sa US. May nabasa akong mga ganito, mga experiences. Kasi daw, pag yung iba daw na may mga relatives doon, akala ko nga, pag may relatives ka doon, mas may chance ka na makakapasa. Kasi, di ba, may relatives ka doon. Pero sabi naman nila, pag wala kang relatives, mas may chance ka na ma-approve yung visa mo. Kasi, natakot sila na baka mag-TNT ka doon sa US, mag-stay ka ng matagal. Kaya, yun. Pero, sa amin, wala naman kaming relatives doon. Kaya siguro, nagkaroon siya ng chance na i-approve yung visa namin. Yung next question niya is, do you have children? Then, kaming dalawang dami lang sumagot. Sabi namin, yes, we have only one child, 4 years old. And then, sabi niya yung sa follow-up question niya is, who gonna take care of your child? Then, sinagot ni Romel, my mother. Ganun. Ito yung pinakalas question niya, why do you travel a lot? Bakit nga ba kami laging nagda-travel? Eh, kasi, we love to travel. Yun lang yung sinagot namin. We love to travel. Wala nang ibang explanation. It's just because we love to travel. So, yun lang. After that, ito yung pinaka-masarap pakinggan. Your visa is approved, blah, 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 and wait for ilang days ben? 5 days? Blah, 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 ganun. So, yun lang talaga yung guys, yung naintindihan ko. Nang dahil sa tuwa, guys, nawala na yung yung isip ko. Grabe, sobrang saya namin na. Sobrang saya namin after na sinabi nung console na your visa is approved. Diba, syempre, pag na-approve tayo, napakasaya talaga kasi hindi basta-basta yung pera na binayad mo. 8,000 plus yun ha, yung binayad mo sa para sa sa visa na yan. Tapos pag ma-denied ka, nakaka-ano talaga. Minsan nakaka-disappoint. Pero para sa amin, we are very lucky. We are so blessed na God answers our prayer. So, before pala kami umalis ng condo, nag-pray kami ni Romel, and then we promise each other na kapag makakapasa kami, okay. Thanks God. And then, pag hindi naman kami makakapasa, okay lang din, di ba? Bali, guys, nire-relax na namin yung sarili namin na kapag di kami makakapasa, at least, tinanggap na namin. Pero kahit anong sabihin mo na okay lang, pero madi-disappoint ka pa rin kasi alam kong medyo malaki-laki yung binayad natin sa para sa visa na yan, di ba? Tapos, hindi lang yung 8,000 plus na para sa visa. Nag-travel pa kami from Cebu to Manila. Dalawa kami, so mga nasa 4,000 plus or 5,000 yung airfare namin. And then, nag-stay pa kami ng condo, di ba? 2,500 for one night. So, kaya kung hindi kami na-approve, tapos na-denied kami, syempre, nakaka-disappoint talaga. Pero thanks God kasi, He answered our prayers. So, yeah, thank you so much, Lord. So, we are very lucky. And we are very happy kasi makakapunta na kami sa dream country namin. So, guys, lalong-lalo na sa mga first-timer, kung mag-try lang kayo, guys, huwag kayong matakot. And then, please join the US Tourist Visa.
you can ask Miss Jam for an assistance, and then don't forget to pray and trust it all to God. So yun lang guys, yun lang yung ma-share ko sa inyo. Thank you so much guys for watching. Hope meron kayong natutunan or meron kayong nakukuha ng mga kahit anong konting ideas lang, and then kahit papaano na i-share ko din yung experiences namin. And then yeah, that's all. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, don't forget to subscribe, and please don't forget to hit the bell button to be notified for another video. So that's all. Bye.